morning po sa inyo lahat. Isa pang malayugto na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay isa lamang na pagkakataon. Isa lamang na pagkakataon. Ano po ba ang tamang kasabihan? Walang ikalawang gloria o may ikalawang gloria? Itabi ko po sa pag-aasawa muli. Halimbawa kung sakali ikaw ay bigo sa iyong unang pag-aasawa, kaya nawala po ang dati mong asawa, meron ka bang kalawang magkakataon na mag-asawa at lumigaya? Hindi ko alam ang minamahal, no? Ngunit isang bagay po ang tiyak ko na ukol po sa ating buhay, ito lamang. Ating kasalukuyang buhay, ang ating nag-iisang pagkakataon na sumunod sa ating Diyos. Ganapin ang kanyang kalooban at magtagumpay. Bisa yung minamahal, nitulad po ng pag-aasawa, walang ikalawang magkakataon po sa ating buhay. No, second chance. Sabi nga po sa Hebrews 9:27, alam po natin na itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamatay. At pagkatapos po ay ang paghukom. Hindi po parang board exam ang ating buhay, no? Na mag-aral ka, mag-review, at mag-take na exam. Ngayon kung bumagsak ka, pwede ka mag-take 2. Pwedeng umulit. Wala po ganun sa ating buhay, mga minama. Walang ulit-ulit po sa atin. Kapag tayo bumagsak po sa ating buhay ngayon, sa ating pagharap sa ating Panginoon, bagsak tayo habang panahon. Forever. At kung tayo po hindi ligtas, ating bagsak doon forever sa impyerno. Kaya mga minama, una-una, tiyakin natin na tayo po ay ligtas. Na tayo po ay nagsisi na, nagtiwala kay Kristo bilang tagapagligtas at nagsuko na ating buhay sa Kanya bilang Panginoon at Hari na ating buhay. Kung tayo naman po ligtas na, ating po tiyakinawa na ating buhay po ay kaaya-aya sa harap ng Diyos. At tayo po naway namumuhay sa kabanalan, sa pagmamahal sa ating Diyos at sa ating kapwa at tapat na paglilingkod. Sabi nga mamilanda po natin, no? Sa Santiago 4:14, na ating buhay po ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Mamamahal, wag mong sayangin ating buhay. Ating pahalaga po ating buhay. Ito po ang nag-iisa at tayong pagkakataon na mamuhay na may kabuluhan at pagtagumpay para po sa ating Diyos. Maraming salamat po.